Una siyempre sa mga hindi naniniwala sa pahayag ni Senator Trillanes tungkol nga sa posibleng pag-aresto kay Digong at ng iba pa ay si Bato de la Rosa. Alam niya naman, talagang isa sa mga kinakabahan at takot na takot sa puntong ito ay etong si Mr. Bato de la Rosa. Kasama na dyan si Mr. Robin Padilla na pinagtataka naman ng mga netizens na kuno ay mas mukhang takot pa etong si Senator Padilla. Ano ho? Sa nakaambanga o posibleng pag-aresto kay Digong at syempre kay Bato de la Rosa. Mukha daw mas takot pa. Eto, sa pahayag na ito ni Trillanes, ang dami pong nabulabog. Kung talagang hindi kayo naniniwala, kung talagang wala kayong pakialam, Kiber, bakit kayo apektado, di ba? Sobrang apektado dado po at nagngangalingal ang mga diehard na taga-suporta ng mga Duterte. Sabi niya na Senator Trillanes, the warrant will be released late second quarter. So, June or July. Abangan natin yan. Bakasyon! Di ba? The first batch is only for one. Only for Duterte and the rest. Or the second batch will be for the other accused. Sino ba yung other accused na yan? Sina Bongo, sina De La Rosa, at syempre si Sara Duterte. Sabi natin si Panelo na Maka Duterte, ever since, the discredited renegade just wants publicity for himself. He has become totally irrelevant. Yun. Irrelevant, pero pinag-uusapan. Irrelevant ko, no? Pero laman ng lahat ng media, itong pahayag na ito ni Senator Trillanes. At nagre-react, nagngangal-ngal, ang mga katulad nga ni Panelo at syempre ni Bato de la Rosa. Tapos sasabihin nyo irrelevant. Kakaiba, no? For publicity lang daw, itong mga ginagawang ito ni Trillanes. Si Trillanes po ay nakilala bilang matapang at walang takot na nagsisiwalat ng mga ganitong klaseng kabulastuan at kagaguhan. Kagaguhan ba na matatawag? So ako'y naniniwala na hindi to for publicity reason lang. Matalino ang isang Trillanes, di hamak. Kaya kung ito ay publicity at iniisip nyo na paninira lang sa mga Duterte, o sige, edi antayin na lang natin. Saka ko kayo babalikan. Mga ungas kayo. Sabi naman ng isa, former executive secretary, alam, kilala ng ilan sa inyo eto, sa Salvador. Anyway, dating executive secretary, Trillanes is just a kibitzer craving for attention. Let's not take him seriously. Huwag daw seryosohin. Eh kayo yung nagsiseryoso eh, di ba? Sa mga pahayag ni Trillanes, sinimulan yan siyempre ni Bato de la Rosa na halatang halata, sinundan ni Mr. Robin Padilla na halata rin po na takot. At siguro ay from the bottom of their hearts, alam nila, naniniwala sila sa sarili nila, alam nila sa sarili nila na totoo ang sinasabi ni Trillanes. Ayaw naman, or hindi pa naman napapahiya si Trillanes ano, sa kung anumang pagkakataon, hindi pa. So dito, siguradong hindi siya papayag na siya ay mapahiya. At tayo naniniwala na merong alam sa kung ano yung nangyayari sa investigasyon ng ICC dito sa atin at si Trillanes. Yan po ba ay pananakot sa mga Duterte? Hindi. Matagal na lang talagang ito, o ganito na talaga itong si Trillanes na gusto niya ay ilahad ang mga baho ng mga taong nagpapahirap sa ating bansa at nagbibigay ng kahihiyan sa ating bansa. Good luck!